Rojas. Siya yung kaibigan ko na mahilig mag-drumming, lalo na kapag may mga projects o may mga kailangan gawin. Matulungin siya, pero ano kasi, minsan kasi makulit eh. So, hindi niya natatapos lahat ng gagawin niya. Mabait naman siya. Yun lang. Una sa lahat, laging late sa klasiko. And I know na nagsistrive naman siya sa best niya para gawin lahat ng responsibility sa UMS 3. So even though na merong mga negativity na nangyayari, I know na positive pa rin yung outlook niya sa buhay. And I hope yung masunod niya yung yapak ng father niya as a future lawyer. Yan lang. Iba siya sa mga lalaki. Sobrang sweet niya, sobrang matulungin, at sobrang bait. May times nga lang na, pag may problema ako, tinatawanan lang niya, di ba ang saya, ang galing niya. Pag naman siya may problema, andyan ako para tulungan siya, di ba? Paano yun? Tapos, may isa kaming memory dati na sobrang memorable niya sa akin. Yung time na yun, nung summer, 12 a.m. nung daling araw, sa labas kami ng condominium, naghahabulan kami sa labas, tapos nakikipagpatintero sa mga kotse. Di ba ang saya? Tapos dati, yun nga, kasama rin sa summer, nagbike ako, dahil mataas yung bike, hinayaan lang niya ako sumemplang. Di ba ang saya? Anong klaseng best friend niya? Pero mahal na mahal ko yung Sido kasi, wala, bihira ako magkaroon talaga ng isang guy na best friend. Special friend. Siya yung president ng UMS 3. Yung masipag na president ng UMS 3 kasi halos araw-araw nakikita ko siya, naaabutan ko siya na siya lang yung mag-isang naglilinis ng classroom nila. Tapos sobrang matyaga niya sa mga ginagawa niya. Sobrang dami nilang ginagawa. Tapos yun, push lang siya. Sige, ganun. Tapos sobrang haba ng pasensya niya. Kasi oo, sabihin natin makulit naman, may pagkamakulit lahat ng klase, pero yung UMS 3, syempre sobrang kulit din. Tapos yun, sobrang haba ng pasensya niya. Tapos siya yung tipo ng kaibigan na laging nandyan para sa'yo. Sobrang galing niyang mag-motivate ng isang tao. Tapos ayun, parang kapag naging kaibigan mo siya, lagi siyang nandyan para sa'yo. Simple boy, but full of dreams.
I often laugh and smile. I like being with my friends, and whenever they are with me, expect their day to be worthy. So, music is my life. I really like to listen to music, especially when I am sad or happy, because it is through music that I can express my emotions. So, texting is my hobby. So, I like texting, especially when I am bored. By means of texting, I can monitor the whereabouts of my friends and family, including their activities at any given time. Studying. I like to study. It is the second most important thing that I do every day. Without education, I cannot have a good and comfortable life. I cannot help my family financially. So lastly is, I like to pray. It is the most important thing that I do. I pray at all times just to thank God for all the blessings that He gave to me, and I also let Jesus guide me in my day to living. As an Escolarian, I can contribute in uplifting the dire situation of our less fortunate brothers and sisters who are suffering due to the existing economic crisis. I am pretty sure that it is only through education that the poor can overcome poverty. As a student, I am willing to volunteer as a student teacher and a student volunteer for our out-of-school street children. I will do my best to convince them that they may have to get education, whether formally or informally, to enable them to survive the realities of life. Sa internet na learn to be alone because everyone will not stay. So, yun nga, it is, ano siya, parang true siya, parang yun, we can apply that sa life natin na hindi lahat ng nasa paligid natin laging nandyan. Lagi silang mawawala at mawawala hanggat sa tayo na mag-isa, yun. Kailangan din natin maging independent kasi hindi lahat ng bagay kailangan natin dumipende sa mga taong nakapaligid natin. Example, yung family natin, si mama, si papa, hindi sila lagi nandyan. Kaya, yun, let's be independent na kahit mga bata tayo, syempre, lagi sila nandyan. Hindi sila permanently na nandyan. Mawawala at mawawala sila. Parang love lang yun. Pag sa mga kapuspalad. Alam naman natin na may hilig akong tumulong sa mga tao, sa mga bata, lalo na sa mga batang nasa kalsada, lalo na yung mga bata sa school namin, which is sa Malati Catholic School. Meron kami isang organization doon, which is Tanggal ng Kabataan. Bali, tinutulungan namin yung mga bata na hindi ma-afford makapasok sa school.
tuwing Saturday, sa meron kaming kinakontak na isang parang school days din para turuan sila ng math, science, English. Then meron din kaming feeding program. Ayun, so yun. Sana maging isang mabuting inspirasyon ako para sa mga tao.